Alright, Filipino Reaction. Ito na mga kaibigan, ang nagtitrending ngayon, tungkol pa rin ito kay Pastor Apolle Quiboloy. Yung mga nag-raid sa kanya doon sa Davao ay pinasibak niya. Okay? Ito na mga kaibigan, ang balita ngayon. Nililid na senior officers. Hmm. Sibak din sa pwesto ang 12 tauhan ng SAT at CITG. Ang gagawin po natin hindi. Ayan mga kaibigan, na sibak sa pwesto ang 13 or 12 pulis na nag-raid kay Quiboloy dahil nga nagawa ng paraan ng mga kapanalig, okay, or loyalista ni Pastor na itong mga pulis na nang-raid sa kanya ay may violation daw. Malakas ang kapit, okay? Okay, ito lang po ng SAT at CITG. Ang gagawin po natin investigasyon. Mga pulis, pumalag mga kaibigan. Nagkaroon nga ba ng pagmamalabis? Nagkaroon nga ba ng negligence of supervision? At titignan natin, yung manner ba ng pagsiserve po ba ng warrant ay naging tama? Wala po ba tayong na-violate doon sa police operational procedure? Kaugnay nito, maghahain ng resolusyon si Senador Robin Hood Padilla para investigahan ang umano'y paggamit ng PNP ng unnecessary at excessive force sa naturang raid sa KOJC compound. Ayan mga kaibigan, ha? Si Robin Hood Padilla ay gustong paimbestigahan ang nangyaring pang-raid, ha? Dito kay Pastor Apolle Quiboloy dahil para sa kanya ay hindi daw niya katanggap-tanggap sa mga mata niya. Si Pastor ay yun na nga, ni-raid. Continue lang. Sabi ng PNP, mukha sila sa anumang investigasyon. Pero manindigan din na lehitimo ang ginawang operasyon. Tama. Tama nga naman. Okay? Wala naman po, kawawa naman ang mga pulis. Okay? Wala naman puntahan. Kasi nga, ito pa lang si Pastor Apolle Quiboloy, maraming itong koneksyon. Okay? Koneksyon kay X, dating X. Okay? Dating press. Ngayon ay X na. Si Robin Padilla, loyalista, may utang na loob yata dito kay Pastor, kaya to the rescue mga kaibigan. Kaya itong mga pulis ng Pilipinas na nang-raid kay Quiboloy, ayun na nga, sinibak, kawawa naman, talaga naman. Ang batas ng Pilipinas, hindi na maintindihan. Pastor, malakas pala ang kapit mo. Okay, continue lang. Kasabay ng panawagan kina Quiboloy at sa iba pang akusado na harapin ang mga reklamo sa kanila na sexual abuse, child abuse at human trafficking. Pero yun may ang puro kaso, tagtagdang ang kaso ito si Pastor. Ha? Ay talaga naman, kawawa naman ang mga pulis mga kaibigan na dito. Okay, nadadamay kasi nga ang mga pulis ginagawa lang ang kanilang trabaho. Ngayon, sa pag-aristo kay Quiboloy, sumusunod lang yun sa utos. Ngayon, anong gagawin? Si Pastor ay ayaw lumabas. Pinapatawag nga sa Senado. O di ba? Kailangan humarap. Kung ikaw ay mabuting Pilipino na sumusunod sa batas ng Pilipinas, dapat sumunod ka. Ay ang problema dito kay Pastor, pasaway, matigas ang ulo, ayaw lumabas, pinapatawag na ni Senadora Risa eh. O Pastor, ganun lang, simpleng-simple. Pastor, harapin mo ang kaso mo. May reklamo sa iyo. Ang kapwa natin Pilipino ay inaakusahan ka na ikaw ay nanggahasa nga sa kanya. Okay? Ngayon, ano ang gagawin mo? O, diba? Kung ikaw ay pulis, siyempre, susunod ka sa batas ng Pilipinas na pinapatawag nga ng Senado. Ngayon, tinanggal naman sa serbisyo, mga kaibigan, dahil itong si Pastor ay malakas nga ang kapit. Okay? Ay, mga pulis yun, nahirapan na tuloy ang paliwanag si Madam. Pag-relieve sa opisyal, may kinalaman kay Pastor. Investigation na raid compound. Ayan. Nahirapan na. Kung sinasabi po nila na ang PNP ay rumespeto po sa batas. Siguro tama. Po, yun din po yung sasabihin natin sa kanila. Tama nga naman. Kitang-kita naman sa video nun, respeto ng PNP ang pag-raid. Kaya lang, itong mga member ni Pastor ay pasaway, mga kaibigan, hinarang nila ang pag-aresto or pagpasok ng mga PNP dun sa kay Quiboloy compound. Anong gagawin ng mga pulis? Ibinumba pa nga sila ng tubig, di ba?
ayaw nila mapasukin. Ayaw nilang sumunod sa batas ng Pilipinas na ang pagpuli, ang pulis ay naghain nga ng warrant of arrest, ayaw nila papasukin. Okay? Sa ibang bansa, mga kaibigan, pag may warrant of arrest, ay pinapapasok ng pulis. Okay? Pag, ibig sabihin, pag hindi mo pinapasok ang isang pulis na may warrant of arrest na naghahanap nga, hinahanap na siya ng batas ng Pilipinas, talagang sa Amerika ay binabaklas talaga. Pinipili talagang pumasok doon sa pinto kasi nga may warrant of arrest. Kaya nga dito lang kay Kabuloy, ay bakit nga ganun na nangyari? Ha? Itong mga pulis ay kawawa naman. Ha? Malakas ang kapit ni Pastor. Nako, talaga lang. Hindi na maintindihan ng mga Marites kung anong gagawin. Pati pulis na guguluhan. Okay, continue lang. Rumispeto din po sila sa batas. Mm. Ang PNP po ay open sa anumang investigasyon. Tama. Rumispeto ang mga member ni Pastor. Mga loyalista, talagang loyal. Kasi nga, ay yung alam na, ang mga ibang senador, pag may utang na loob, kailangan bayaran. Di ba? Ganun ang pananaw ng iba eh. Ang continue lang. Pero ang gusto rin po natin, maging bukas din po, lalong-lalo na po, itong si Pastor Kibuloy at iba pang akusado, naharapin po yung kanilang mga kaso laban sa kanila. Wala po tayong paghuhusga. Linawin po natin, wala po sa poder ang PNP sa paghuhusga. Meron po tayong korte na titimbang whether or not meron pong basihan itong mga kasong isinampa po sa kanila. Giit pa ni Fajardo, magtutuloy-tuloy ang pagtuntun kina Kibuloy. Biruin mo yan. Tingnan mo yung mga pulis, mga kaibigan. Ginagawa lang nila ang trabaho nila. Oh, halimbawa kung natuntun na nila ito si Kibuloy, kaya lang ay nakatakas ito. O kasi nga yung intel report ng mga pulis nandoon, si Kibuloy doon sa compound niya. Kaya lang ay hinarang. O sa sunod na mangyayari na naman. Okay? Halimbawa si Kibuloy ay bumalik doon ulit sa compound. Ba, siyempre, yung pulis pagpapadala na naman, ang tanong nila, bakit daw sobrang dami? Siyempre, si Kibuloy ay may private army yan, mga kaibigan. Ha? May mga baril, di kalibre ang mga private army niyan. Siyempre, mayamang tao, may mga kargata yan, mahirap na. Ang buhay ng pulis ay sinusugal nila para sa bayan. Okay? Ay kaya lang, nadadamay sila. Sumusunod sila sa utos. Talaga ito, si pastor na ito, Pastor, where na yun? Lumabas ka na kasi. Kung wala kang kasalanan, dapat lumabas ka. Hindi yung tago-tago. Di ba? Continue lang. Hindi po ito makaka-apekto, sir, sa ginagawa po nating hanap operation. Tuloy-tuloy po ito. Kaya nga, kanina po ay patuloy po ako. Malakas ang backer ni Pastor, ano? Si X ba naman? Mapila, pinapastok si Buloy na harapin itong kaso na ito. Pati Davao, pati Senador, Robin Padilla, si Robin Padilla, kaya nanalo yan talaga. Dumikit yan kay Bongbong Marcos. Dumikit siya na dumikit. Pero nung nanalo, nagpasalamat siya kay X. Kaya nga nagtaka ang sambayanan eh. Nagtaka ang mga tao. Bakit ito ay nagpasalamat kay X at hindi kay Bongbong nagpasalamat? Nung election, sama siya nang sama doon kay Bongbong Partido ni Bongbong Marcos. Bago nung nanalo na, kay X na nagpasalamat. Dapat nag-solo flight na lang siya, di ba? Ngayon, ay nagtatanaw siya ng utang na loob kay Kibuloy. Kasi nga, si Kibuloy ay sinuportan siya. Wow! Wow na wow! Okay, continue lang. Hayaan ko yung legal process na tumakbo po para maiwasan yung mga ganitong contention. Samantala, sinampahan na ng obstruction of justice, disobedience to agents of persons in authority at possession of deadly weapons ang anim na taga-suporta ng KOJC. Tama. Yung mga anim na taga-suporta na nang haras sa mga pulis naman, yung nagbomba ng tubig. Baliktad eh, binomba nila ng tubig ang mga pulis. Inaras din nila. Dapat ikulong ng mga yan. Arestado agad. Patong-patong na kaso. Nasa lugar ng isagawa ang raid. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Ibig sabihin talagang ito si Pastor nung nireed ay may inter-report din siya. Ha? Talaga naman si Pastor, malakas ang kanyang pandinig. Kasi nga, million mga kaibigan ang member na ito. Pero, okay, dapat talaga si Pastor ay lumabas na, tarapin niya. Kung talaga siya ay may kasalanan, kung talaga siya ay anak ng Diyos, ililigtas siya.
Di ba? Kung anak ka ng Diyos, ililigtas ka ng iyong ama. Ay kaya lang, kung puro ka pikpikan ng alam mo, kung puro ka sinungalingan ng alam mo, ay harapin mo. Ha? Kisa naman na balang araw, okay? Nanlaban ka, mabalitaan na lang ng ganun, matutas ka dahil sa mga pulis. Kakasuhan na naman mga pulis na nakatutas sa iyo kasi nga nanlaban ka. Ha, diba? Kapag umakyat ka naman sa langit, ano ba si pastor natutas na umakyat sa langit? Oh, ay hihiringin ka rin doon ni San Pedro. Sasabihin sa iyo, pastor, ang tigas ng ulo mo, pinapatawag ka ni Senadora rin sa Ontiveros. Ayaw mong harapin yung kaso mo, simpleng-simple. Kala ko ba, malakas ang loob mo, sabi mo, simple lang. Oh, simple lang pala, bakit hindi mo harapin? May pa nalalaman ka pang pabigay-bigay ng 1,000 kung sino makakahanap sa iyo. Ngayong nakita ka na, kung nandiyan ka, eh, ayaw mo pa rin pahuli. Ginagamit mo mga member mo para maging human shield mo. Ano pa, pastor? Ganun ang tatanong yung sasabihin ni San Pedro. Ano ba nagawa mo sa lupa, pastor? Bakit maraming reklamo sa iyo ang isang bayan ng Pilipino? Eh, ganito kasi yan, sasabihin ni pastor. Sa totoo lang yan, San Pedro. Ako ay maraming nagawa na sa lupa, puro kabutihan. Yung marami akong pinagawa, marami akong tinulungan. Ginaya ko na rin ang style ni Jesus Christ. Nagpakilala na rin ako na anak ng Diyos. Oo, ganun. Sabi ng San Pedro, oh really? Eh di maganda pa lang yung buhay sa Pilipinas, puro kabutihan pala. Oo, kaya sasabihin ni San Pedro, pero may record ka pastor eh. May record ka sa Pilipinas. May kaso ka. Ah, di ba? Hinarap mo ba? Ay sabi ni pastor, hindi totoo yan. Sabi ni San Pedro, hindi ako naniniwala kasi nga nalabang ka sa pulis or ano. Hindi mo hinarap ang senado. Hindi pa tapos ang hearing mo. Paano mo maniniwala sa iyong tao? Ah, di ba? Kahit ako hindi maniwala sa iyo. Dapat hinarap mo muna at nagsabi ka doon ng totoo. Kasi nga, kung hindi ka nagsabi ng totoo sa mga tao na ikaw nga ay ganyan, hindi ka nagharap, ay medyo malabo ka dito sa langit. Di ba? Dalhin ito kay Pilato. Dalhin ito kay Satanas. Magpaliwanag ka doon. Ayan. Okay? Pagdating kay Satanas, diringin ka doon si Kibuloy. Sabi sa iyo ni Satanas, Kibuloy. Bayaran na bayaran ka din sa impyerno. Ikaw ay talagang matagal ka na namin inaantay dito. Kasi nga, yung alias Amandad, ginalaw mo. Totoo ba yun? Sabi ni Pastor, hindi totoo yan. Satanas, hindi ako mabuting ano. Sabi ni Pastor, sabi ni Satanas, yan ang gusto ko sa'yo, Kabiloy. Sinungaling ka. Alright, hanggang dito na lang mga kaibigan, ha? Hanggang dito na lang at subscribe to my channel. Don't forget, comment away. Thank you.